guys! So I'm done already with our banana loaf bread. So this is the most exciting part, guys. Heaven, no! Heaven, no, no, no! No, just stay there! Guys, look at the quality, oh! So super moist siya and fluffy, guys. Heaven! No, no, no! Heaven! No, tikman na natin siya, guys. Oh my God, si Heaven is the super moist siya, guys. Oh, tikman natin yung lasa. No, no, Heaven! No! Ang sarap siya. No! Si Heaven! No! Guys, ang sarap. Alam niyo yung aroma ng banana. Kaya, i-suggest talaga. No, 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 no! Heaven! No! I suggest, Heaven! I suggest na gamitin na... Hey everyone! Welcome back to JR in Heaven's TV. So, for today, I'm gonna teach you or tuturuan ko kayo how to make a super moist banana loaf bread. Okay? Yung banana loaf bread is perfect for breakfast. Perfect din siya for snacks or merienda with matching black coffee. Yes, guys. And bago tayo tumuloy, para doon sa mga bago sa channel ko at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe JR in Heaven's TV. Please like and share and click the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong videos. Yes guys, that's it. So abangan nyo kung paano tayo gagawa ng very simple banana loaf bread. Yes! Okay guys, so sa ating mga ingredients, meron tayong 3 large banana. So 3 large overripe banana. Why overripe banana, guys? Kasi mas masarap yung overripe kasi mapifeel or masisense natin yung pinaka-aroma ng ating banana loaf bread. Okay, guys? So, kung meron kayo dyan mga saging na medyo overripe na, gawin nyo na siyang banana loaf bread at sundan nyo to ang aking mga ingredients. Then, meron akong 2 large egg. Ginamit ko dito yung organic na itlog. And then, meron tayong 2 cups ng all-purpose flour. 2 cups siya guys ng all-purpose flour. And then mayroon akong 1/2 cup of brown sugar. Then 3/4 cup of white sugar. Then 1/2 cup of vegetable oil. Pagdating sa oil guys, it's optional. You can use vegetable oil, canola oil. Yan. So please note na iwasan natin gumamit ng mga oil, yung mga natutulog na oil, kasi may tendency na titigas yung ating pinaka-bread or ating pinaka-cake. Okay guys, so meron ako ditong 2 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of baking soda, and 1/2 teaspoon of iodized salt, and 1 teaspoon of pure vanilla extract. Guys, para lalong sumarap ang ating banana loaf bread, meron akong inad na walnuts, guys. So, yung walnut natin is coarsely chopped. Yun. Chop ko yung walnut at frinay ko siya para lumabas yung aroma. Mas dagdag aroma, dagdag lasa sa ating ingredients. Tapos, meron akong 3/4 cup ng heavy cream. Okay, guys. Kung wala kayong heavy cream, you can use evaporated milk or fresh milk. Then, just add on 2 tablespoon of lemon or vinegar. It's an optional. Okay guys, and then meron akong baking pan dito. Ito siya is 8x2 size. So, kung anong baking pan available nyo sa inyo diyan, pag may ganito ka sayo, may ganito ka may ganito kayong size. I'm sorry guys. May ganito kayong size, isang ganito lang. Pero pag kalahati nito, i-divide nyo into 2. Okay guys? So, abangan nyo yung ating pag-mix sa ating banana loaf bread na masarap ever. So, ito yung ating mga ingredients, guys. Watch out! Yes, guys! Ito na yung ating 3 large banana. Peeled banana, ha? Take note, guys, peeled banana. Tanggalin nyo yung balat. Huwag kayong kumain ng saging ng may balat. Ibang usapan yon. Mas masarap, guys,
walang balat. Okay, so ngayon guys, imamash natin siya using our tinidor or pot. Okay, imamash lang natin siya ng imamash. Ganito lang yun guys, mash-mash lang siya. Imamash lang natin ng imamash yung ating ripe banana. Guys, mas masarap kasi yung overripe banana. As I mentioned earlier, kasi andoon yung pinaka-aroma. Hindi natin kailangan gumamit ng banana essence para maging mabango ang ating banana. Okay, so imamash lang siya guys. Ako kasi gusto ko may pagka-chunky-chunky ng banana. May makagat-kagat ako dun sa banana bread natin na totoong banana. Yun. Masarap kasi guys ang banana. Paborito ko talaga siya. Char! Lalo na yung mga banana na organic. Oh my God, pangarap ko siya guys. Masarap talaga yung organic banana. Walang fertilizer. Yun. Kaya iwas cancer. So, ganun guys. So, ngayon, para ma-maintain yung freshness. Freshness! Ayun. Lalagyan ko siya na squeeze ako ng lemon guys para hindi siya mangitim. Ayun. So, squeeze natin siya ng lemon. But make sure na hindi kasama yung buto. So, syunggalin natin ang buto ng lemon. Ayun. Kasi papait siya, guys. Pag meron siyang buto ng lemon. Hindi na yun masarap yung buto. Ay, buto. Buto ng lemon. Ano ba? Ayun. So, ayun, guys. Natanggal ko na yung buto. So, imimix-mix lang natin siya, guys. Imimix lang natin siya ng ganon. Ayan, so imimix-mix lang natin siya ng ganyan. Guys, hindi ako dito gagamit ng stand mixer or hand mixer. So, gagamit tayo ng wireless, yung manual. Kasi ito, ituturo ko para doon sa mga walang gamit sa baking. So, very basic lang to guys, yung ating gagawin. Okay, so very basic. Ngayon, ibubuhos na natin sa ating mixing bowl. Ang mixing bowl, kailangan malinis, guys. Everything must be clean, like me. Char! Yan, ganon. So, mas masarap kasi malinis, iwas bakterya, iwas kagaw. So, ganon yun, guys. Diba? So, ngayon, guys, nailagay ko na sa ating mixing bowl ang ating banana. Okay? So, imimix-mix lang natin siya. And then, i-drop na natin yung ating 1/2 cup brown sugar. Guys, 1/2 cup, hindi siya full pack ha. So, i-mix lang natin siya together. Tapos, ihalo na rin natin yung white sugar. Yun, the white sugar. And then, let's mix the 1/2 cup of vegetable oil. Okay, guys. So, let's mix it together until well combined, guys. Yun, properly combined. So, just make sure na yung pag-mix natin ng ating banana loaf bread in the making is mixing with love. Okay? So, kailangan may pagmamahal. Yun, si Heaven kinulong ko. Para hindi niya ako guluhin. Guys, idadrop na natin yung ating dalawang organic egg. Yun. Organic. I love organic. Okay? So, idadrop na natin siya, guys. Ayun. Yung ating dalawang itlog. Tapos, punas-punas din pag may time. Then, let's mix it together. Yun, mix-mix lang ng ganun, guys. Naku, ang bango-bango niya. Then, let's drop, guys, the 1 teaspoon of pure vanilla extract. Ayun. The pure vanilla extract is added aroma to our banana loaf bread. Ayun, guys. So, this time, either drop na uli natin ang ating idadrop na natin siya guys yung ating ano ba yung idadrop ko? Di ka lang kalimutan ko, may listahan ako dito guys. Ayun, heavy cream. Ano ba yun? Idrop na natin ang ating heavy cream guys. Ayun, so drop, i-mix lang natin siya. Guys, remember, pag wala kayong available na heavy cream sa inyo, pwede naman kayo gumawa ng fresh milk, sabi ko nga kanina. Tapos, dagdagan nyo na lang siya ng, or lagyan nyo na lang siya ng 2 teaspoon of fresh lemon juice. Fresh lemon juice, guys. So, ganun. Lagyan nyo na lang. Or, white vinegar, 2 teaspoon. Ganun. So, guys, nahalo-halo ko na ang ating mga wheat ingredients.
Ngayon guys, idadrop na natin yung ating all-purpose flour. Okay? So, idadrop na natin yung all-purpose flour. Then, let's drop our 2 teaspoons of baking powder, 1 teaspoon of baking soda, and then 1/2 teaspoon of iodized salt. So, let's mix it together guys. Yan. Mix-mix lang natin siya ng ganito. Ayun, dahan-dahan. So, let's mix lang ng ganito. So, hindi tayo gumamit ng stand mixer, ha? Or hand mixer. So, I use the wireless. Okay? But, make sure na well-combined siya lahat para masarap ang kalalabasan ng ating banana loaf bread. And take note guys, don't overmix. Lagi kong sinasabi yan, don't overmix para hindi mag-flat or hindi tumigas yung ating pinaka-butter or yung ating pinaka-cake or ating pinaka-bread. Yun. So this time guys, I'm gonna drop also our walnut. Okay? 1 cup of walnut. Chopped walnut. Purely chopped. Yun. So let's mix it together guys. Like this. And like this. Napakasarap nito guys ever. Sinasabi ko sa inyo. Look at all. This is the consistency that we are looking for. So ganito. Okay guys? So ganun guys. That's the consistency. Dahil masarap ang ating banana loaf bread. Guys, sabi ko nga, meron ako dito baking pan na 8x2. No? So yung iba guys, nilalagyan. Guys, nilalagyan siya ng parchment paper. Ako, kinote ko siya ng all-purpose flour para wag mag-stick or para wag tumigas or para wag dumikit yung ating pinaka-cake. But before that, syempre, ipabrush natin siya ng butter or vegetable oil. So, ang ginamit ko guys is butter. Yun. So, itatransfer na natin dito. But before that, just make sure na nakaset na yung oven nyo or naka-preheated oven to 350 degrees guys, Fahrenheit. 350 degrees Fahrenheit. At i-bake natin siya for about 50 minutes to 60 minutes. Yun. Sa 350 degrees. Ganitong size, guys. So, i-drop na natin dito. So, pag ganitong size, guys, make sure na nasa 3/4 lang siya, no? Yung pinaka-butter. So, let's drop it, guys. Here. I'm gonna show you, no? Kung paano tayo mag-drop. So, i-drop natin siya carefully para masarap. Masarap kasi yung dahan-dahan, 'di ba? Kasi pag sinabi mong dahan-dahan lang, andoon yung sarap, guys. So slowly but surely, 'di ba? So guys, nakaset na yung ating oven sa 350 degrees. So ilalagay na natin siya, guys, dito sa middle part, no, ng ating oven. Okay? So sa middle part, guys. So isiset natin yung ating timer sa 50 to 60 minutes. Guys, after 50 minutes, ito na siya. Look up, guys, the quality. It's really perfect. Guys, reminder lang, pag ganito, yung nagka-crack, yung ating pinaka-bread or ating pinaka-cake, that's perfect. Yes, guys. So, let's make it cool down for about an hour. And then, slice na natin at pwede na natin kainin. Yes, guys. Tapos na tayo mag-bake. Titikman na natin ang look at the quality guys, the walnut is there. So titikman natin guys. Oh my god. Ang sarap niya ever. Promise guys. Napakasarap. It's really moist. The walnut, the aroma of the banana, you can taste it. As in, napakasarap. So guys, please try this recipe. So just comment down below and I'll get back to you. Thanks for watching.